nagkaroon kami ng pa-tournament online. Sa pinupost namin ito live stream sa Muy Muy Palabri page. Ito ay sponsored by Juicy Lemon. Nakakatawa kasi nakikita na nga Juicy Lemon yung potential ng growing ngayon na e-sport. For example, ito nga, Mobile Legends, isa sa pinakamalakas na gaming ngayon. Dito sa Philippines. Kumbaga, hindi lang siya basta laro-laro na pindot-pindot. Kailangan ito strategy, teamwork, tsaka mga... yung mga ano nila yung discipline kasi hindi lang parang ano to eh basketball pero ibang sport to more on mind games to sir game strategy so yun may expect nyo makakita kayo ng kung gaano ka ini-embrace na ng tao ang e-sport o ang lalo-lalo na ang Mobile Legends ganun. Basta gamer, gaano kayo ka-discipline pagdating sa paglaro? Kasi nakaka-addict tong game na ito. Nakaka-addict talaga yung game. So, minsan mapapagastos ka, lalo sa skin. So, para sa akin, as discipline, medyo mahina ako. Madali akong madala. Kasi, yun nga, medyo hindi lang siya laro eh. Kumbaga, sa developers, kumikita rin talaga. Practically, sa mga gamers na nagde-develop ng games, may mataas din ang chance na kumita kayo. Lalo na yung mga, may mga Pinoy na marunong na gumawa ng mga games ngayon. Kaya sana kung may Pinoy na ganon, supportahan na lang natin. Kasi lumayaman na yung industry ng gaming. Hindi lang siya basta-basta, laro ka na laro, wala ka nang ginawa sa bahay. Yung iba, mga bata pa dito, pero nag-uuwi na ng mga pera sa pamilya nila sa pamamagitan lang ng paglalaro. Ikaw, anong klaseng gamer ka? Anong klaseng gamer? Actually, hindi ko kinoconsider nga dati yung sarili ko na gamer, pero itong Mobile Legends lang talaga yung nagpa-addict sa akin. And now I can see na hindi mo pwedeng sabihin na gamer lang yan, na yun lang yung ginagawa niya. Kasi it takes a lot of effort, it takes a lot of discipline and practice para lang masabi mo talaga na ganun. So hindi mo siya dapat minamaliit kasi ito na, it is a new world ngayon na maraming Pilipino na yung nag-i-engage and hindi lang naman siya activity na for fun lang kasi it can be a cause of income na din for many Filipinos na nowadays. Saka ano kasi ito eh, sobrang, dito sa e-games kasi, dito sa e-sports kasi, sobrang may time na palaki na palaki yung prize. So, pinapasukan na siya ng mga sponsors. So, nagiging seryoso na talaga siya. Kaya, kung sa mga hindi pa nakakaalam, hindi po biro maging pro player. Yeah, nagaya niya, makasali namin mga dumating sa finals. Kasi talagang matindi yung sacrifice na ginawa nila. Nagsama-sama sila sa isang lugar. They play like 8 hours a day. Malayo sila sa family nila. So, nagpa-budget sila kung mga yung pagkain nila. Kasi nga, syempre, kailangan nila manalo para may pang sustain sila sa ginagawa nila at may maibigay sila sa family nila. So sobrang mataas respeto ko sa mga professional gamers at sa mga naghahawak ng teams sa esports. Do you consider yourselves professional gamers na rin? Ako, pang-compete level na ba kayo? Ako, professional supporter lang sa mga professional. That's the term. Professional support. Kasi, yun nga, sobrang bilib ako sa mga efforts nila. So, more on doon ako sa side na... Kasi yung mga bagets kasi, malalakas na yung instincts nila. So ako parang more on support na lang. Kasi naglalaro ako for fun na lang. And nakikita ko yung mga effort nga nila. Gusto kong supportan. Gusto kong palawakin, tumulong sa community ng Mobile Legends. Sa isang. Ano sa tingin nyo yung future ng gaming like this? Malayo pa mararating kasi nagsisimula pa lang yan pero ang lakas na ng impact. Paano pag nalaman pa ng mga mas open sa ganun. Catch me and KMB sa aming live stream, sa aming Facebook page, Maymoy Palaboy. Facebook.com/SuperKMB. At abangan nyo pa po ang upcoming tournaments pa ng Mobile Legends from sa Juicy Lemon. So, follow nyo yung Juicy Lemon page sa Facebook, just like Juicy Lemon. Mag-a-announce sila kung kailan yung mga next tournaments at mga other competitions. Marami pa silang aabangan. Marami.